Sa lahat ng manonood ng Blue Da Channel, subscribe now, here, subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Kasama po natin today, July 7th. Okay guys, nandito pa tayo sa may loob na DSWD at ating masasaksihan ang pag-turnover po ng mga nakumpiskang gulay. Automatic po yan pag ang ating Manila Hawkers ay nakapagkumpiska ng mga gulay, dito po automatic dinadala yan. Ayan. Marami-rami itong gulay na to. Ayan, ibinababa isa-isa para pagsasama-samay muna. Baka isama na at ay ahatiin po sa dalawa yan para mamahagi sa dalawang institution dito sa DSWD ang mga gulay na to, para lahat po ng mga bata ay makakain at masustansya po yung kanila makukuha. Ayan, may mga sili, repolyo, talong, kamatis at mga sili. At may okra pa. Ayan. Napakasarap ang pinakbet. Bagoong na lang ang kulang. Ayan, may okra pa. Makita natin okra. Saka kalabasa. Ayan, guys. Ating sasakyan lang po. Yung kanilang pagka-turnover po dito sa lugar na to, para may pakita natin sa inyo na wala pong ni isang peraso ng mga gulay nito ang mapupunta po sa Manila first. Sisimutin po yung truck para siguraduhin na ito ay napamahagi dito sa loob ng DSWD. Maraming salamat po sa mga Manila Hawkers na patuloy nila tinutulungan ng mga kagaya nitong DSWD sa pamamahagi nitong pagdonasyon ng mga gulay. Yan, iiwan na po natin sa kanila at automatic po na yan ay pagsasaluhan po ng mga bata at ng mga nasa loob dito sa loob ng DSWD. Okay. Good morning guys, good morning. Ayan ang ating Manila Hawkers. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ating subscriber. Dito sa may Angelina tayo. Tayo ngayon ay August 15, 8:30 na umaga po. At ating pinuntahan itong Angelina. Lahat po ay required na po mag face shield. Tara, narinig nyo ako mga kaibigan. Dahil tayo ay naka-face shield at medyo mahirap magsalita pagka naka-face shield.
Ano yan, sir? Ha? Asin? Ha, asin daw. Kaya mag-move forward? Marami sa ating mga kababayan ang hindi naka-face shield. At ayun, kagaya yan, nakataas ang kanilang mga face shield. Meron ang face shield pero nakataas naman. Kaya baliwala din. Kung sa face mask, nasa baba. Ang face shield naman nila nasa ulo, on nila. Okay, ito palang dating public market ay ngayon ay ginigiba na. Tapos isa natin subscriber na biladang nawala ang mga tao dito. Kaya atin pupunta lang ito, mga nagaganap dito. Ayan, magsasalita lang muna tayo. Magandang umaga ulit sa inyo, mga kaibigan. Ay, nakiusap si nanay na kanyang inuulit yung kanyang mga nakahamba lang na kanyang mga produkto. Kawawa naman si nanay, kaya pinagbigyan na rin ng mga naila hawkers yung kahilingan niya. Tayo magbabalik dito sa may magandang umaga po ulit sa inyo lahat, lalo na po sa mga nakakachuchunin lang po dito sa ating Blue Dot Channel. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga Pilipino na sa abroad, kababayan natin at sa buong mundo, sa nanda ko kayo ng paano ng mundo. Magandang umaga. Tayo po ay nasa Pedro Hill na ngayon. Dito sa may kumpit kayo yung kanilang mga paninda. Sino pa nandun? Gabriel! At isasampan na po yan sa ating truck. O sa St. Peter. Yan po yung ating ginagamit na ngayon muna for the meantime itong truck na to. Itong St. Peter na tinatawag na mga Manila Hawker. Dahil ang ating truck ay binukumpuni pa rin hanggang ngayon dahil sa sobrang laki po ng gagastusin ng kailangan ayusin po. Okay.
O, bigyan yung susi. Kunin nyo. Susi na ko kunin. Susi na. Pinapayagan naman po sila mag bumiyahe, pero sana iayos nila dito na tama ang kanilang mga pagparada rito si Mia Pedro Hill, kasi mga sikip na itong lugar na to, lalo sumisikip dahil sa mga illegal park na ganyan. Pinapalit din po itong kanila mga nakasabit, mga extended na mga paninda nila. Ayun mga guys, ay magtutuloy-tuloy na rito sa Pedro Hill. Dahil susunod natin pupuntahan yung sa 13 de Agosto, yung palengke, yung meetup. Kaya tayo naglalaka dito dahil ang daming pasaway talaga. Kung hindi gagawin ng hawkers to, Manila hawkers, patuloy na magsasaway po mga tao rito. Ayan, may e-bike na paninda yan, no? Porte yung logo pati siya. Okay. Ayan, pinipigyan siya. Dahil marami kasi mga Pilipino to, dito, dating hindi naman naging negosyante, bigla nagiging negosyante. Dahil nga sa pandemic na naranasan natin dito sa Pilipino. Gumagawa po ang mga Pilipino ng kanilang mga paraan. Pero sana naman mailagay sa tama yung mga ganyang pagtitinda nila. Hindi yung basta kung ano lang maisipan, doon na sila kagad titirik ng kanilang mga paninda. Mabuti pang i-online sharing na lang ngayon para hindi pa sakit sa ulo, diba? Hindi, nakatulog pa siya sa gobyerno.